Hello! Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasa mampanig tayo ng mundo, sa lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW. This is Daddy Rick again. No? Welcome back to my channel. I just want to make a mega shout out to all my subscribers. And if you are not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And I think medyo confused ang nakararami doon sa ating pabukala. Okay? Napabasa ko rin kasi maraming mga komento, lalo na sa Facebook, na kung ano-ano tungkol sa nasambit ng presidential daughter, no, si Mayor Inday Sara, no, so ng Davao City. So before we tackle up things, let's go with our short intro and pag-usapan natin yung ating topic sa ngayon. Okay? So I hope guys, you can help me with that, no? Yung sinasabi ko nga that if you will continue patronizing my channel and you will help me sharing and everything, and nobody will skip the ads, that will be a big help for all those kids having those severe illnesses na gusto nating matulungan. Okay, I'm not asking anyone a donation of money, but with your ample time of leaving that ads without skipping will be a big help to be your contribution for this advocacy. Okay, so ano nga ba ang nilalaman ng katotohanan doon sa mga maraming issues na lumalabas ngayon sa presidential daughter regarding doon sa sinabi niya, no, na may mga words kasi, di ba, yung mga ginagamit, lalo na itong nag-i-interview is ABS-CBN, no? Alam naman natin yung kanilang mga twisting words, no? How they deliver, how they caption, no? May nakalagay pa diyan na the presidential daughter is backs up, no, the renewal of ABS-CBN. Okay, and so before we go through that, okay, mas maganda kasing marinig natin ng malinaw, diba? So let's listen to her first. Davao City fully supports sa ABS-CBN sa kanilang pagpaparenew ng kanilang franchise. Hopefully, ma-resolve in a very positive way ang issue ng franchise. Alam nyo, si President Duterte, maawain niya na tao. So, iniisip din niya yung trabaho ng maraming employees ng ABS-CBN. Okay, so ayan, malinaw naman, no? Meron kasing isang video, distorted kasi, daming maingay, ang hirap i-attach, no? So, ito medyo mas nalinis na nila, no? May gamit sila, eh. First question, sino ba yung nag-i-interview? It's ABS-CBN, no? Ang nag-i-interview kay Inday Sara Duterte. Okay. Kasi ang daming mga ano, eh. I'm confused. May mga banat agad na Sara, dilawan ka pala, ganito, ganyan. No? You call that professionalism, guys. No? The person interviewing is from ABS-CBN. Okay? Read between the lines. Kaya nga sabi nga, matutong makinig, mag-analyze, kailangan yung comprehension. Ayan. No? Ang sabi niya, Davao City fully supports ABS-CBN franchise renewal. Okay. Then, sana maging in a positive way. Okay. Ayan yung ano eh, mga lingwahe, no? Natural, ini-interview ka ng taga-ABS-CBN. Sasabihin mo ba, no, I don't support you. Diba? That's professionalism, guys, no? So, sinasabi nga niya, sinusuportahan namin, supportado namin yung pagpaparinyo ninyo. Diba? Pero hindi niya sinabi na basta ma-renew na lang tayo. So, you apply the franchise renewal as the right process, no? That kaya nga binanggit yung in a positive way. Ayan. Simpleng logic lang naman yun, guys, eh. Para yung sasabihin na naguguluhan ako. Ano? Kasi dyan sa mga Duterte groups, no? Understandable yan. Hindi naman lahat yan pure DDS, no? Ang dami dyan yung mga espiya lang, no? Nang gugulo, okay? Magpapaugong ng mga ganong salita, no?
just para magbago yung iyong pananaw, no? Simple lang yung sinasabi, di ba? Gawin niyo yung nararapat. Suportado namin. Bakit? Ano bang ano? Kay mawala ka diyan or nandiyan ka, no? Kaya sabi nga niya, di ba? Mababa ang loob ng pangulo, no? Lalo na sa mga mawawala ng trabaho. Ay din yung mangyari yon. That's why she mentioned it in a positive way. In a positive way means yung tamang proseso, no? Hindi yung na-renew ng renew-renewhan lang ng dahil nga dito sa mga nilalakad ngayon dito sa pinagkakaguluhan ngayon dyan sa kamera. Okay? Medyo, sabi nga, yung comprehension, di ba? Malinaw naman eh. Yeah, we support, no? Malaki na tutulong. Let's put it in that way. Because you are talking with the person whom is from that company. Okay? Yan tinatawag na professionalism, no? In such manner kasi, sometimes when you're talking with someone, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya yung gusto mo. Minsan, ang gusto mong marinig niya, yung gusto niyang marinig. Okay? Then, ganun lang kasimple yun. Huwag masyado yung mga dilawan, si Inday Sara, etc., etc. Walang ganun. Yung mga gumagawa ng ganyan, dyan sa mga post na yan, dyan sa Facebook or something, making these things big, yan yung mga anti. Okay? Then, para mas malinawan ng lahat, no, yung the way how she talks in front of them and how, the way na tinira naman niya yung parlor na to, edi basahin natin yung kanyang komento regarding sa pagbabalita ng ABS-CBN. Okay? So, tingnan natin to. Masaya rin to eh. Ganun lang kasi yun eh. Yan ang sinasabi na huwag agad yung judgmental, di ba? Eh nakita niyo kung paano sumita, di ba? Kung paano niya binanatan, no. Ganun lang kasimple yun. Ito pa nga isang example eh, di ba? Kaya yan nga yung kanilang pagmamanipula, pagtutwist, no, ng mga bagay-bagay na para yung bilugin ng utak ng tao. Diyan sila nasisira eh. Kaya sabi nga, ang sumisira sa sarili nila, sila. Okay? Ito ang talent nila eh. Sinita sila sa Twitter eh. Di ba? Nabasa nyo na ba to? Basahin natin. Ito. No! Di ba? Wala naman siyang sinabing ganun kung i-review nyo yung tweet na yan. Actually, ano na yan eh. Binura na lang ano yan eh. Ng ABS-CBN yan eh. Yang tungkol dyan sa caption nila na yan. It was take down, no? Di ba? Sarili na nga nilang talent eh. Sinita sila. Paglalagay nila ng caption. Wala naman binitawang ganun sa tweet si Angel eh. You can search naman yung ano yung tweet ni Angel. Yan ang sinasabi guys, no? Ang hirap kasi sa atin, we are more on quick judgment, no? Ganun agad. Banat agad, di ba? Then, masusulsulan pa ng mga magagaling ano. Pag mahina mag-isip, pag mahina mag-analisa, saan ang landing mo? Nga, di ba? So, kung gano'n ang mangyayari, wala na talagang kayang unawain ng mga tao. Isang pagpapakita ba yan ng produkto ng mga namurol na utak nagmula noong 1986? Pasensya na sa tanong, pero kaya nga sinasabi ko nga, di ba? Comprehension. No? Read between the lines. No? Sasagot ba ng basta-basta gano'n yun? Eh, anak ng Duterte yan. Di ba? Mayor ng Davao. Di ba? Ang tinatarget nating maging susunod sa yabak ng kanyang ama, pag-iisipan mo ng ganun, it's just a simple professionalism. And you have to understand that word, no? Yun lang naman yun, guys. I hope sana naunawaan ninyo yung simpleng paliwanag tungkol sa topic na to. Hindi naman natin kailangan palawigin. Dahil gusto ko lang naman i-clarify yung pananaw daw ng iba. Pananaw ng antay para bilugin tayo. Ang problema, hindi naman ganun kababaw ang utak ko o utak nyo. Katulad na sinasabi nilang tobogo, tanga, mangmang, gago, inutil. Lahat na, yan ang itinawag sa atin. So,
It will be your choice on how you will understand at reading the lines. Kaya sabi nga, di ba? Ayun, may transcript pa, no? Nakatype pa, di ba? Read between the lines. Ganun kasimple lang yun. Okay, maraming salamat. I just hope na naintindihan, naunawaan ang ating pagsusuri sa bagay na to. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong bibitiw, huwag tayong basta maniniwala sa mga pakana nila at tinatawag na mga trolls daw. Troll, asan yung troll? Eto ko, buhay na buhay. Bayaran. Teka lang. OFW ko, nasa gitna ako ng disyerto ng Africa, no? Wala akong natatanggap ni singkong duling, no? I started my vlog and suddenly make my reaction videos and para sabihin na nabayaran. Hindi ako katulad nung mga ano, nung mga tauhan ninyong ginagamit, no? Yung mukhang balye ng mukhang ewan, okay? So that's it for this time, guys, and I do hope you will just continuously supporting my channel, and thank you very much. And again, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Daderick talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And pahabol lang regarding dito sa sitwasyon ng nag-umpisa sa CQ, naging ECQ, naging MECQ, naging GCQ, pero tuwan-tawa ang tao nung pwede nang makabili ng ESQ. Ingat, guys. Nandyan pa rin yung kalaban natin. Hindi pa siya nawawala, no? Huwag masyadong matuwa doon sa sitwasyon ng open na yung mall, and etc., etc. Again, stay home, stay safe. God bless us all. And to my family, mommy, and to my two kids, that DX and 3H, I love you very much, guys. Ingat. Okay? God bless us all.